binasag na ang katahimikan ng mga miyembro ng Pastoral Ministry ang lahat ng umaakusan dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy na maglabas ng katibayan dahil pawang kasinungalingan lamang ang mga akusasyon ng mga ito. Hiling ng matatapang na kababaihan, sila naman ang pakinggan dahil sila ang nasa loob ng KOJC. Ang detalye mula kay Jean Domingo. May disiplina, may panindigan sa tama, spiritual, at may dignidad. Ito mga katangian ng tunay na miyembro ng Pastor Ministry ng Kingdom of Jesus Christ. At ito ay taliwas sa kredibilidad o wala sa katauhan ng mga nag-aakusa kay Pastor Apollo C. Quiboloy ng kung ano-anong kasinungalingan at walang basihang mga paratang tulad ng pananamantala ng kababaihan at kabataan. What you say to the Sun is who you are. Ngayon yung mga nawala dito, they have already known from the very beginning na merong spiritual standard na sinusunod dito, which is discipline. Kasi kapag nagkamali ka dito, syempre didisiplinahin ka. Kasi ang ini-implement dito is spirituality, hindi carnality. Ngayon kapag gumawa ka ng karnal na mga bagay dito, face the discipline and consequences. Etong mga lumabas na to, hindi nila tinake yun. Tinapon nila yung mga words of God na natutunan nila kay Pastor. Karoon na ng pride, karoon na ng ano, ng depends sa sarili nilang carnality. Dinepensa nila yung sarili nilang carnality. Kaya nung lumabas sila, ipinahid ngayon kay Pastor. Yun yung nangyari sa kanila. Kasi kung titignan mo yung background nila, ang dami nilang ginawang carnality dito. To the point na hindi natin sinasabi kasi mga babae ito. Ganyan si Pastor. Ganyan si Pastor magprotekta ng mga babae dito. Ikaw, Amanda, ang dami mong ginawa ditong kabalastugan sa school. Na kung ako mismo, babae, nakakahiya. Nakakahiya yung ginawa mo. Pero tignan mo, hindi natin yan binulgar, di ba? Kasi nga babae ka. Tapos ngayon nung lumabas ka, kung ano-anong pinagsasabi mo kay Pastor, just to cover up your sin and your carnality. Eh, kaya nga na-dismiss yung case noon pa. Kasi wala siyang enough evidences noon. Ngayon, bubuhayin mo na naman ngayon. O, sige, kahit 100 plus pa kayo mag-testify, I tell you cannot defend what you want to defend. Kasi wala kayong mga ebidensya. At alam nyo sa sarili ninyo at puso ninyo na inosente si Pastor at spiritual si Pastor. Mga bayaran kasi kayo. Yun ang totoo. Ayon kay Sister Arlene Relion, miyembro ng Pastoral Ministry, sa loob na ng 20 taon, ang pagtanggap sa disiplina ang isa sa mga katangiang wala sa mga taong tumiwalag o dating miyembro ng KOJC, partikular na sa Pastoral Ministry. So sa lahat ng mga dissidents, sa lahat ng mga nagliklaim na pastoral sila at naninira ngayon kay Pastor, nagpaparatang ng kung ano-ano na maruruming mga maruming bagay, especially yung rape na yan. Alam nyo, kayo yan eh. Kayo exactly kung ano yung sinasabi nyo na marumi against kay Pastor, against the kingdom, against sa pastoral, kayo yan. Hindi nyo tinanggap yung disiplina, tapos lumabas kayo ng kingdom, tapos ngayon nanggugulo kayo sa amin. Pero kami, hindi kami nanggugulo sa inyo. Sana irespeto nyo yung privacy. That's your choice eh. Hindi namin pwedeng makontrol yung choice ninyo. So kung choice ninyo magpakasama, kayo na lang. Huwag nyo na kaming isali. At huwag nyo nang isali si Pastor. Kasi kahit na anong mangyari, si Pastor ang most spiritual man. Gideny nyo ang paglilingkod, i-deny din kayo ng anak. At ito rin ang dahilan ng kanilang pag-alis at upang pagtakpan. Ang kanilang mga kamalian ay binabato nila ang kanilang mga karumal-dumal na gawain kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya yung mga nag-accuse ngayon kay Pastor, bakit tinatago niyo yung mga mukha niyo? Diba? Bakit niyo binabasa yung script na pinababasa sa inyo? Kasi hindi totoo. Alam niyo sa sarili niyo, hindi totoo lahat ng mga pinagsasabi niyo dyan. Kung totoo yung pinagsasabi niyo, harap kayo. With your bare face. Pakita nyo sa mundo kung yung mga pagmumukha nyo, papa-interview pa kayo dyan sa mga mainstream media, bakit naka-blur? Bakit nakatago yung mukha ninyo?
Kasi alam ninyo, puro kasinungalingan ang pinagsasasabi nyo. We pray for your enlightenment. Kayo ngayon na nag-aakusa dyan, kayo na nagsasabi na may mga na-rape, kung ano-anong mga accusations na sinasabi nyo kay Pastor. Truth will prevail sooner or later. There's a big eye up there. You cannot hide all lies under the heavens. Isa lang masasabi ko sa inyo. Conscience will hunt you forever. Kaya, habang maaga pa, please, stand for what is right. Stand for the truth. We pray for your enlightenment. Dahil sabi dito ni Pastor, tinuturo sa amin dito ni Pastor, love your enemy. Please, stand for what is right. At least, as a human being na nandito tayo ngayon sa earth, do what is right. Panawagan nila na kunin rin ang kanilang panic at hindi puro kasinungalingan na lamang ang pinapakinggan at pinaniniwalaan ng publiko, maging ng ilang mga nasa gobyerno. So, spiritually speaking, before Pastor Apollo Sikiboloy is the appointed son of God. Sa amin, na sumusunod sa kanya dito sa kingdom, he's the most spiritual man. So, ang lahat po ng paratang sa kanya, paratang ng mga dissidents, paratang ng ibang mga officials ng government, paratang ng mga kumakalaban kay Pastor, kami mismo makakasabi na hindi yan siya totoo. Sana lang if masunod natin yung due process of law, sana lang hindi maging one-sided ang government natin. Na yung tinatanong kasi nila is outside the kingdom eh. Sana ibalanse rin nila, makausap din kami na mga bona fide na mga workers ni Pastor para makita nyo rin kung ano yung another side of the story. Kasi like sa Senate, puros ang andun lang na mga witnesses on their side. Pero paano kami? So hindi na maririnig yung side namin. So ang panawagan ko sa lahat ng government officials, senator, mga senators natin, lahat ng nasa PNP, even the president. Ako, panawagan ko to not as a kingdom citizen, pero as a Filipino citizen. Sana may due process of law tayo. Kung gusto nyo malaman yung katotohanan, both side of the story ang tingnan. And ako mismo, very willing ako na mag-testify. Kahit na ano, at least marinig ninyo ang side namin na nandito sa kingdom, especially sa amin ng mga pastorals. Ayon naman kay Maylene Dueñas, miyembro ng pastoral ministry sa loob ng 17 taon, mananatili ang kanyang paniniwala at paninindigan sa hinirang na anak, anuman ang mangyari. Ayaw kabalaka pa, Pastor, kay kami na nabilin din, mga full-time, mga pastoral, manindugan yun ni para sa imuha, Pastor. Kami, Pastor, kanang imuhang gitudlo for how many years gi-invest sa mua. Ayaw ka bala ka, Pastor, kay Anira. Kay amuagid na siyang panindugan, Pastor. Kanang tanang accusation sa imuha, Pastor. Kami ang mahimo unang makatestify unsa gyud ka kamaayo. Kung pwede lang yun ni mo siya sa tibuok kalibutan, i-share ko unsa agid ang goodness sa imo ha. Mawagani, makahilak mi. Kay mag-overflow ang kanang gugma na gibuhat ni mo sa mo ha. For how many years na naami diri. So, ay, Pastor, mustan yun mi. Ayaw ka bala ka, Pastor. Kay imuhang itudlo na kami, the more kami mahimong strong, the more kami manindugan, miski gikuha ka na nila, Pastor, pero the kingdom will magpadayon yun mi. Kay ang imuhang mga pulong, Pastor, naagid na siya sa buwang mga kasing-kasing, which is dili na yun na makuha sa yawa. O dili na yun na makuha, or dili na yun na mabili, miski kinsang tao, Pastor. Ilan din sa mga naging katanungan ng ilan, ay kung totoong may paglapastangan sa karapatan ng mga kabataan at kababaihan sa KOJC, ay bakit puro kababaihan ang tumayo, nanindigan at lumaban para kay Pastor Apollo Sikiboloy na sa kabila ng patong-patong na akusasyon, nananatili ang dedikasyon ng mga ito at hindi iniwan ang hinirang na anak. Ang sambayan na ang bahalang humusga habang hinihintay ng mga KOJC ang minimiting hustisya. Hi, Pastor.
Pastor, maraming salamat po sa lahat ng ginawa niyo sa amin. Although, very painstaking talaga actually on my end na kayo nag-sacrifice sa life ninyo, Pastor, para lang ma-save kami sa time ng September 8. Pero lahat ng yun, in-spiritualize po namin, Pastor. Kasi alam namin that you and the Father are one. I-uphold namin kung ano na sinimulan mo dito, Pastor. This property, the central compound and all the other compounds, all the other workers' house and KLCs po, i-defend po namin yan, Pastor. Kasi blood, sweat, and tears yan, Pastor. Alam namin yan, Sir, na dyan nyo kami gitrain sa sacrifices, Pastor. So, this is our abode. Hindi namin to pababayaan na makuha ng kahit sino man, Pastor. We know that the Father is with us. Wala man kayo physically, Pastor. Pero yung teachings nyo, Pastor, it's already written sa amin, sa heart and minds namin. Those are the laws na sinusunod namin, especially ang supreme law sa kingdom, na kahit andyan ka po, Pastor, sa kalagayan mo ngayon, malayo ka sa amin, Pastor, pero still, the supreme law of the kingdom is love. And yan yung nag-unite sa amin. Kaya ganito kami ka-strong po, Pastor, na mag-defend and to stand. Kahit saan po tayo makarating, Pastor, we will stand and defend the appointed son and the whole kingdom nation po. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News.